Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. At ayan dito kabayan, mag-update tayo ngayon ng kaubuan ng Ortigas Avenue. Ayan. So oras natin ngayon kabayan ay 7 PM ng gabi. At ito ay rush hour dito sa Ortigas Avenue, no? So ipapakita natin kung gaano ka luwag na itong Ortigas Avenue. Patapos sa binuksan yung Skyway Stage 3. Yan. So bakit nga ba sinama natin sa update to, guys? So simple, kasi itong Ortigas Avenue ay ito yung nagko-connect na daanan na galing sa province ng Rizal hanggang papasok dito sa Metro Manila. So marami ding mga sasakyan na dumadaan dito. Yan. So ito, guys, dito tayo magsisimula sa may Robinson's Cainta. Yan. So pag diniretso na itong to, papasok na ito ng Metro Manila, no? So yung sa right side ay yan po yung Felix Avenue, malapit dito sa Cainta Junction. So diretso lang tayo dito hanggang doon sa may boundary ng Ortigas Avenue, malapit sa may North Green Hills. Yan. So ito po yung Robinson's Cainta, kabayan, no? Okay. So oras is 7 PM at ayan, dire-diretso yung daloy ng takbo natin. Dati kasi dito kuwan din, nagkakaroon din ng mga bumper to bumper dito sa traffic na yan, no? Which is minsan nagkakos ng traffic. Ayan. So malaki din mga pinagbago dito, hindi lang yung Edsa at saka C5 yung nabawasan ng mga sasakyan na dumadaan dito. Ayan. So diretso lang tayo, radaanan natin yung SM sa kabahar ng Ortigas Ave. So ito sinakto natin 7 PM talaga, kasi ito yung rush hour. Kumbaga ito yung bakbakan ng labasan ng mga sasakyan, no? Malapit na sa SM dyan. Dyan sa SM kasi nakikita nyo, guys, yan po yung dating Ever Mall. Ngayon nabili na siya ng SM company, so pinalitan. Nag-close kasi yung Ever Cotesco dyan. So dyan mismo sa SM ay traffic, kasi nga dyan nag lalabasan at pasok yung mga sasakyan, no? So tingnan natin dito kung ma-traffic pa. Kasi kaya nagtatrabik din dito yung mga sasakyan, hindi dire-diretso. So yung mga sasakyan na lumalabas, matatagalan din sila. Ito, nakagulat pala, walang traffic, oh. Tuloy-tuloy yung daloy. O yan, ito na yung sinasabi ko, guys. So, dito na lalabasan yung mga sasakyan. So overall, ayan, walang dire-diretso yung takbo natin. Ito yung SM City East Ortigas. Yan. Malaki nyo yun. Ito yung dating area ng Ever Motesco. So yung mga dumadaan ng modes of transportation pala dito ay yung UB Express, mga modern jeep, traditional jeep at saka yung mga bus. Yung mga ruta ng mga bus dito ay kanya sila sa Taytay Diversion Road hanggang doon sa may Quiapo. Yun naman ay mga G-liner, ano ba yung isa? RS, lumutaw na isa, yan. So malapit na tayo sa may Pasig City. Madadaanan natin yung Ortigas Bridge, or yung malapit sa may East Bank at saka West Bank Road. So dito pala, pansin nyo yung mga ilaw dito, kabayan, ay hindi pa siya naka LED lights na. I think mga halogen pa lang yung gamit nila na ilaw.
So ayan, i-observe niya rin yung traffic ng bayan na. Tulong nito. So kaya nag-improve yung traffic dito. Isa lang ibig sabihin niyan. Kasi yung Edsa at saka C5, konti na lang kasi mga sasakyan dumadaan doon. Kasi nga lumipat na sila sa Skyway Stage 3, no? Lalo na pupunta ng NLEX at saka SLEX. So ang nangyayari noon, pag yung mga sasakyan na liliko papuntang C5 at papuntang Edsa, nabawasan. So ibig sabihin yung mga sasakyan dito, dire-diretso ang daloy nila at saka hindi na nagkakaroon ng bumper to bumper. Yan. So hindi lang yung Edsa ang i-decongest ng Skyway Stage 3. Lahat ng mga daanan dito sa Metro Manila din yan. Okay. So dito pala sa Ortigas ay magkakaroon, Ortigas sabi nyo ay magkakaroon din ng MRT Line 4. So ito yung kaunahan ng monorail na line kung saan ay magsisimula sa N Domingo malapit sa may LRT 1 Gilmore Station at dediretso siya hanggang doon sa may Taytay Diversion Road malapit sa may SM City Taytay. Yan. So pag natuloy yung MRT Line 4 dito, mapabawasan na naman yung mga pasahero na sumasakay sa bus, sa mga jeep, no? So mag-improve na yung traffic din. Yan. Itong luwag, oh. Grabe. Itong Ortigas, sabi nyo, kasama din sa major roads na sobrang traffic dati. Halos puro ilaw yung makikita nyo. Kala nyo nga Christmas. Yan, oh, grabe. Smooth na smooth, oh. Malapit na tayo sa may Ortigas Center doon. Doon sa Ortigas Center, well, pwede na sila magra-ride doon pa Edsa. Saan na ba tayo? Ito party ba din ang Pasig? Traffic after ng East Bank Road. Malinis na rin yung Pasig dito, kabayan, no? Sobrang liwanag. Magaganda din rin yung mga footbridge ng mga dito sa Pasig City. Ito, nasa pa na tayo, parte ng Rosario. Rosario Pasig na ito. Ayan, ito yung sikat na palengke dito, guys. So, yan yung kiniklearing ng Imingdale lagi. Itong Rosario palengke. Kasi medyo pasaway din yung mga vendors. So dito, guys, itong right side, dinaanan ng jeep. Merong U-turn slot dyan. No? Tapos iikot dun sa kabilang side. Malapit na tayo sa Ortigas Center. Kita nyo ba yung mga pailaw dyan sa building nila? Tuwing gabi, pinapailaw nila yun dyan. Kaya akala nyo Christmas. Yeah. So ito, daan natin tong flyover. So ito na, guys. Ito na. So yung sa C5, dyan. Ito, may kita nyo. Ito yung daan ng C5. Yung sa kabilang flyover. At ito, diretso tayo hanggang San Juan, tapos hanggang sa may Edsa, dito yan. Makati dyan din, sa left side yan, dyan yung dumadaan. So, pwede kayo dumaan dito sa flyover na yun para iwas traffic na sa baba, no? Especially sa baba, yung mga dumadaan na yung mga bus, mga public transport. Dito, mga private car na dumadaan dito. Ano ko ni Ortigas Center, oh? Yan.
Parte na yan ng ADB Avenue, guys. Kita nyo yung parang ganyan ang pailaw ng building. Pinapailaw nila tuwing gabi yan. Ito, kakadalan natin ng 10 desitas. Ito, naka LED light siya dito. Maganda, maliwanag. Sa right side, ito po yung Medical City. Yan. Malapit sa Ateneo de Manila University. Tama dito. Sabi Medical School na malapit. Ay, Medical City pala. Pag nilep yan, dyan agad sa may ADB Avenue. Ayun, isa ko na pala yung kabayan, Meralco Avenue pala. Yung ADB sa kabila pa. Robinson na tayo kabayan. Robinson's Galleria pala ito. Yan. So, yung crossing dyan, yan na po yung Edsa. Okay? Kita nyo gano'ng kaluwag din yung Edsa. Yung mga dumadaan. So, na-decongest na kasi yung mga sasakyan dumadaan sa Edsa. Konti na lang. Kaya, dire-diretso. So, mapasok na kayo ng Green Hills Shopping Center. Bilis ng biyaya. Traffic. Ito ang nakikita nyo guys. Ito po yung flyover na galing sa Edsa. Para diretso kayo baba dito sa may Green Hills San Juan. Ito, liwanag din ng Green Hills. Oh.
niyo. Comment down below kabayan na. Lalo na yung mga dumadaan ng Ortigas, sabi niyo dati, lalo na from Cainta, Angono, Taytay, Ipolo to San Juan dito, diretso yan ha. So, madadaanan pa natin yung videos dito. So dito lang, wala lang kung dito kabayan niya, ano ba ito, Edsa bus Edsa, ay tawag nito, bus lane yan. Sa Edsa kasi mayroong bus lane doon, kaya mabilis yung bayan ng mga bus. At saka hindi kalat dito, itong mga G-liner ay wala pong bus lane dito. Kaya lang, ayan, kaya ganyan yung nangyari, saan-saan sila bumababa, no? Ayan guys, ito na yung Green Hills. Ayan na. Laki na ng Green Hills ha. Yun, meron silang bagong ganun. Parking area. Pinalaki. Yung drop-off area pala sa kabila na. Dyan. Parang service road yata tawag yun. Ito, malapit na tayo sa may North Green Hills. Dito lang medyo matraffic na kasi intersection malapit sa may Boni, Serrano, Avenue. Marami nga nag-merge yung traffic. Ito guys, nakita nyo itong Mercury dito. Yan po ay meron silang drive-thru. So ito, nasa Madison Street. Yan. Ito lang yung matraffic na bago mag San Domingo Street, bago mag Aurora Boulevard. Yan, labit sa Mekan Robinson's Magnolia naman. So ito, magre-left na tayo ng magre-left na tayo sa Boni, Serrano Avenue. Okay guys, so dito nagkakos ng traffic na kasi ito ay crossing. Nag-merge na yung sa mga sasakyan. Ngayon pag dinerecho ito, itong Ortigas, tingnan nga doon sa may Aurora Boulevard niya, no? Malapit sa may Gilmore IT, mga Gilmore, mga computer business yan. Pero overall, ayan, so pag galing sa Robinson's Cainta all the way hanggang sa may Ortigas Center, ayan, mabilis. At hindi na wala na masyado mga bumper to bumper ng traffic na. Ayan.